karamihan. Tinatanong nila, bakit kakaiba ang buhay niya't pag-asa ay nakamtan. Isang bagong likha ang bumilaw at tumanglaw sa kadiliman. Umaawit siya, papuri kay Jesus, si Kristo ang pinaglilingkuran. Magandang araw po sa kanilang lahat. Muli po akong nagpapasalamat at nagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon Jesus sa isa na naman pagkakataon para may bahagi ko ang magandang salita sa inyong lahat. Ang prayer ko po na sana pagkatapos natin maintindihan ang kanyang salita, na sana maging doers po tayo ng kanyang salita and not hearers only. And when we do that, kapag in-apply po natin sa buhay natin kanyang salita, magbibigay po ng kapurihan sa ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Amen. With that po, I have one question this morning or this afternoon or this evening, whatever the case may be. Ano po ba talaga ang buhay Kristiyano? Ano po ba talaga itong buhay na binigay ng Panginoon Jesus sa atin? Ang sabi po ng kanta, ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Ang buhay. Totoo ba yan? Masaya ba kayo ngayon? Masayang-masaya ba kayo ngayon? Meron pa pong isang kanta ang sabi, pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng araw na binigay niya. Meron pong isang tao, isang Kristiyano, ang sabi niya, kung mataas ang sweldo ko, lalong masaya ang buhay ko. Meron man isa, ang sabi, kung meron lang akong anak, magiging masaya ang buhay ko. At ang mga ilan, ang sabi, kung nasa abroad ako, kung nasa Amerika ako, o di kaya Canada, o sa Europe, o sa Middle East, mas maging masaya ang buhay ko. May mga iba naman, ang sabi, buti na lang, hindi ako pinanganak. Kung may choice po tayo, gusto mo ba yung pinanganak ka o hindi na lang sana? So ano po ba talaga ang buhay Kristiyano? Gusto kong i-suggest sa inyo na una, ang buhay na ito ay puno ng limitasyon. Kailangan po tanggapin natin yan. Ang buhay natin bilang Kristiyano ay puno ng limitasyon. Ito po ang sabi ni Apostle Paul sa Philippians 4:12, marunong akong mamuhay sa hirap. Sa English, ang sabi po, I know how to live in poverty. Marunong akong mamuhay sa hirap. Ang word na hirap po means ilagay sa ilalim. Sa English po, ang sinasabi is to humiliate, yung mapahiya. Nung sinulat po ni Apostle Paul, ito ay nasa kulungan siya, isa siyang bilanggo. He was under house arrest.
Ang sabi po niya, habang nasa kulungan siya, o di kaya bilang isang bilanggo, marunong akong mamuhay sa hirap. Bilang isang bilanggo, ang ibig sabihin po niyan, siya ay nakatanikala sa isang gwardiya. Yung katawan po niya ay nakatanikala sa isang gwardiya. So kung pupunta po siya sa kubeta, ang ibig sabihin niya na kailangan alisin muna yung tanikala o di kaya sasamaan siya ng gwardiya doon sa kubeta habang umihi siya o di kaya tumatahe. Bilang isang bilanggo po, siya pa rin ang nagbabayad sa kanyang mga pagkain. Hindi po katulad natin dito sa Pilipinas o di kaya sa Amerika, ang gobyerno ang nagbabayad sa pagkain ng mga bilanggo. Eh kung wala kang pera, ang buhay po bilang Kristiyano ay puno ng limitasyon. Nakikita po natin dito si Apostle Paul, apostle siya ni Lord, pero nakikita po natin nasa bilanggo siya. Ang buhay na ito ay puno ng limitasyon. Mayaman nga siya, pero may cancer naman. Marami nga yung mga anak niya. Hindi naman mapaaral lahat. Nasa Amerika nga siya, pero ang dami naman utang. Baon sa utang. Maganda siya, matalino, mayaman. Pero wala nang inatama. Parang orphan na siya. Hindi po ba si Elvis Presley at saka si Michael Jackson, napakahusay kumanta ang mga yan. Pero naging drug addict sila at sila ay namatay sa drugs. Ewan ko kung alam nyo si Chet Baker, isa po siyang jazz musician in the early 40s, I believe, maybe even in the 30s. Dahil sa drug addiction po, tumalon siya dun sa third floor na building sa Amsterdam. Patay siya. Si Abraham, napakayaman niya, ang daming alila. Pero it was not until 100 years old siya na siya nagkaanak. Yung asawa niya, 90 years old na nung nagkaanak. Ang buhay pong ito ay puno ng limitasyon. Hindi po ba si Job? Ang yaman niya. Pero there was a time po namatay lahat ang anak niya. Ang buhay pong Kristiyano ay puno ng limitasyon. At totoo ito sa lahat ng tao na namumuhay sa mundong ito. Si Job, nung namatay yung mga anak niya, ang susunod na sakunan dumating sa buhay niya ay yung health po niya. Naging malubha yung karandaman niya. Ang sabi po ng Biblia, puno ng sores at saka boils yung katawan niya. Nung makita siya ng asawa niya, ang sabi ng asawa niya sa kanya ay, "Curse God and die." Sa kasalukuyan, marami po ang may COVID. Dito po sa Amerika, mahigit na 400,000 na ang namatay. Meron nga ang vaccine. Pero hindi naman available yung vaccine ngayon sa lahat. Ang sabi po ni Lord, sa John 16:33, daranas kayo ng paghihirap. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo. Ang ibig pong sabihin ng word na hirap or paghihirap ay trouble or problema. Problema sa asawa. Problema sa mga anak. Problema sa mga kapitbahay. Problema sa negosyo. Problema sa sasakyan. Problema sa bahay.
problema sa girlfriend, problema sa boyfriend. Wala pong perfection dito sa mundong ito. Sabi nga ng mga manunulat, there is no perfect science. Alam po niyo kung ano yung perfect lang? Sa akin lang, o ito, ano? Ang perfect lang dito sa mundong ito ay ito. 1 plus 1 is equals to 2. Yan po, perfect yan. Kahapon, ang 1 plus 1 is equals to 2. Ngayon, ang 1 plus 1 is equals to 2. Bukas at magpakailan pa man, ang 1 plus 1 is always equals to 2. Pero dito sa mundong ito, itong buhay natin ito, puno po ng limitasyon. We need to accept po ang katotohanan na ito. Pangalawa po, may tulong naman ang buhay na ito. May tulong po. Ang sabi po sa Philippians 4:10, lubos akong nagagalak sa Panginoon dahil muli ninyong pinakita ang pagmamalasakit ninyo sa akin. Lubos akong nagagalak sa Panginoon dahil muli ninyong ipinakita ang pagmamalasakit ninyo sa akin. Alam po ng Church of Philippi na si Apostle Paul ay nangangailangan ng pera bilang isang bilanggo sa Rome. Kailangan po niya ng pera para makabili siya ng almusal o bayaran yung kanyang almusal, yung kanyang panangalian, ang kanyang hapunan. Alam po ng Church of Philippi na kailangan niya ng pera pambili ng gamot sa ubo, pambili ng gamot sa sikmura, sa ngipin, mga basics po. Alam po niyo, nung hindi pa ako Kristiyano o di kaya nung drug dealer pa ako, kumikita po ako ng malaki-laking pera. There were days po in which I could make $5,000 to $10,000 a day. Pero nung naging Kristiyano po ako, na-broke talaga ako. Broke na broke. Isang beses gusto kong bumili ng tinapay. Pero wala akong pera. Wala man akong $1. Alam po niyo kung ang ginawa ko? Binuksan ko lahat yung mga drawers namin. At inipon ko yung mga pennies. Alam po niyo kung magkano naipon ko? $7. Pero mayaman ako magpunta sa tindahan at bayaran sila ng pennies. So ang ginawa ko, nagpunta ako sa bangko para ipalit yung $7 na pennies na papel na pera. Alam po niyo kung anong sabi ng bangko? Ang sabi po ng bangko, hindi namin kailangan ang $7 worth of pennies. Pero bibigyan ka namin ng $5 na papel for the $5 of pennies. Yun, nakabili ako ng tinapay. Pero nung nangailangan po ako ng pera para maipagawa ko yung kotse ko, meron tao, ang pangalan niya is Brother Eli Canton. Sumulat po siya ng cheque, $107. Hindi man ako humihingi, hindi ako man magpalibos. Pero sumulat po siya ng cheque para may paggawa ko yung aking kotse, para mabayaran ko yung mekaniko. Oo nga, puno ng limitasyon ng buhay na ito, pero ang Panginoon nagpo-provide po siya. Yun nga lang, hindi siya nagpo-provide ng sobra-sobra. Ang sabi nga niya sa Philippians 4:19, I will provide all your needs. Noong panahon pong yun, wala pang wire transfer. So ang ginawa po ng Church of Philippi ay pinadala si Epaphroditus. Pinadala isang messenger
para makuha ni Apostle Paul yung pera. Alam po niyo kung gaano kalayo yung Philippi sa Rome? It is 992 kilometers. 992 kilometers. Ang distansya po ng Baguio sa Manila is 224 kilometers. Ang distansya po ng Tacloban to Manila is 885 kilometers. At saka ang means of transportation po ng panahon na yon, wala pong eroplano. Lakad, barko, at saka donkey. Sa paglalakbay po ni Epaphroditus, nagkasakit siya, na-delay yung pera. But nonetheless po, nakarating din kay Apostle Paul. Maraming ang limitasyon ang buhay Kristiyano, pero ang Panginoon po nagpo-provide. Ang Church of Philippi po, yan po ang kamay ng Panginoon para makapag-provide kay Apostle Paul. Ang iglesia po, yan po ang bulsa, ang pera, ang kanang kamay ng ating Panginoon para mag-provide. Mag-provide po sa mga kapatiran. At ang sabi po ni Paul nung matanggap niya yung pera sa Philippians 1:3, tuwing naalala ko kayo, nagpapasalamat ako sa Diyos. Ulitin ko po, Philippians 1:3, tuwing naaalala ko kayo, nagpapasalamat ako sa Diyos. Alam po niyo, nung bagong Kristiyano pa lang ako, merong isang kapatid, si Michael Fleming. Tuturo ako ng Sunday school. Broke ako nito. Hindi na ako drug dealer. Wala pa akong trabaho. Binigyan po ako ng $20. I was 35 years ago. Alam po niyo, after 35 years, pinasasalamatan ko pa rin si Lord. Kahit ngayon. Pero ito po ang katotohanan. Ang sabi po ni Apostle Paul, isa lang church ang tumulong sa kanya, ang nagmalasakit sa kanya nung nasa bilanggo siya sa Rome. It is implied po, hindi tinulungan ng Church of Corinth, hindi po tinulungan ng Church of Ephesus. Ang tumulong lang po sa kanya ay ang Church of Philippi. Ano kaya ang naramdaman niya nung alam niyang walang tumutulong sa kanya? Tandaan po natin na delay pa yung pera. Wala naman email nun, wala naman telepono. Nag-iisa po siya sa bilanggo. At siguro naisip niya, does anybody care? Meron pa bang nagmamalasakit? Hindi po ba kung minsan tinatanong natin yan? After what we have done sa mga churches, sa mga pamilya, sa mga kaibigan, nakalimutan na tayo. We say, does anyone really cares? Meron pa bang nagmamalasakit dyan? Hindi ba parang nabangga yung kotse mo, nasa tabi ka ng daan, pero yung mga kotse, patuloy din yung pag-drive nila. Hindi sila hihinto. Hindi sila humihinto. Nagigiba na ang mundo mo, pero patuloy pa rin yung party nila. Patuloy pa rin yung tawanan nila. Malapit na tayo mag-iwa. May padadala po si Lord. Di po ba? Out of the blue, out of nowhere, may darating ang sabi, tutulungan kita. Iyan po ang mga kamay ni Lord. Hindi po pwedeng bumuhay si Lord at magbigay sa inyo. Ginagamit po ang iglesia, ang ibang tao para mag-provide sa inyo. Oo, may mga ilan kakalimutan na tayo. Makakalimutan ko kayo. Pero si Lord, it's never too late. Magpapadala po siya.
po sabihin sa mga iglesia, sa mga churches, na bigyan naman nyo ng raise ang inyong pastor. Hindi po ba kayo, you can use, pwede nyo magamit ang konting raise, hindi po ba? Kung saan kayo bumibili ng pagkain, doon din po bumibili ng pagkain ang misis ni pastor. Kung saan nyo pinaaral ang iyong mga anak ay marahil doon din pinaaral ang kanyang mga anak. Kung saan po kayo nagsashopping. Kung nagpupunta kayo sa SM po, di po ba nagpupunta rin sila doon sa SM? Huwag po kayong kuripot pagdating sa pastor ninyo. Amen po ba? Oo, ang buhay nito ay puno ng limitasyon, pero ang Panginoon ay nagpo-provide po. Pangatlo po, tinuturoan po tayo ng Panginoon sa buhay na ito. Ang sabi po sa Philippians 4:12, marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Natutunan ko na ang lahat ng ito, kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. So ang sabi po ni Apostle po, ito pala ay napag-aaralan. Ilan taon po ba bago ang isang tao ay maging abogado? Ilan taon po ba ang isang tao maging doktor o di kaya maging teacher, maging artist? Taon-taon po. Ano po ba ang layo rin ng Panginoon sa mga limitasyon na pinahintulutan niya sa buhay natin? Ang sabi po ng kasulatan, ang purpose po daw ng Panginoon, ang layunin niya, na tayo ay maging kontento. Na tayo ay maging kontento sa lahat ng sitwasyon sa buhay. Nung nasa Switzerland po kami ni Mrs., sumakay po kami ng tren. At may dalawang estudyante po na sumakay din. Taga UK yung isa naman nasa China. Bistado ko po na estudyante sila dahil may libro at saka backpack. Pag-upo nila sa harapan namin, pagkatapos ng mga ilang minuto, tinanong ko sila. Ang tanong ko sa kanila ay ito, bakit kayo estudyante? Ang sabi po nila, they want to be successful. Okay naman yung answer nila. They want to be successful. So, ang susunod na tanong ko sa kanila ay ito. Ang sabi ko, paano mo alam na successful ka na nga? How do you know you have arrived? Paano mo alam na successful ka na nga? Nangamot sila ng ulo. So, tinulungan ko sila. Ang sabi ko sa kanila, kung nakakita na kayo ng $1 million, o di kaya $2 million, would you consider yourself a success? Would you consider that a success? Nag-isipin ng konti. Ang sabi ng taga UK, kung malusog at nagkakasundo ang aking pamilya, sa akin success na yan. Ang sabi ng Inchik, sabi niya, oh, kung meron akong $1 million, yan, successful na ako. Alam po ba niyo kung anong sinabi ko sa kanila? Ang sabi ko sa kanila, ang success sa akin na ito, kontento. Na ako'y maging kontento, kaya sabi niya paso po, sa lahat ng sitwasyon. Alam po niyo si Bill Gates, bilyonaryo yan. Pero kung hindi po siya kontento sa mga billions niya, puluwi pa rin siya.
bago po ako naging Kristiyano o nung drug dealer pa ako, na sabi ko sa sarili ko na mag-ipon ako ng pera, $25,000, at mag-start ako ng trucking business sa Pilipinas. So pagkatapos ng 3 months, meron po akong $25,000 in cash. Nung nasa akin na yung $25,000 in cash, ang sabi ko sa sarili ko, pwede kong doblein ito in another 3 months. So, after 6 months po, meron akong $50,000. Nung nasa akin na yung $50,000, ang sabi ko sa sarili ko, pwede kong doblein ulito. So pagkatapos ng another 6 months po, meron po akong $100,000 in cash. Lagay ko sa banko, hindi doon sa teller, but doon sa safe deposit. Baka matiklo ako ng mga pulis. Pero nung nasa akin na po yung $100,000, nag-stop ba ako? Hindi po. Nung nasa akin na yung $100,000, alam po niyo kung anong na-feel ko? Na-feel ko po na wala akong pera, puluwi pa rin ako kasi ang gusto ko ngayon, $1 or $2 million. Ang sabi po ni Apostle Paul, marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Wala pong graduation dito. Dumating po sa point na buhay ni Apostle Paul na siya ay matured. Nung sinulat po niya ang gospel na ito, itong salita ng Panginoon, 29 years na po siyang Kristiyano. So itong pag-aaral para maging kontento ay proseso po. Hindi po nangyayari yan overnight. Again, nung sinulat ni Apostle Paul ito, he was 29 years na sa kanyang Christian life. Sinulat po niya ito according to tradition, it was 62 CE. At siya ay nasave nung mga bandang 33 CE. So ang sabi po niya, marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. May ginhawa naman. Hindi po ba nung nasa Philippi siya or when he founded the Church of Philippi, tumira siya kay Phoebe. According sa tradition po, si Phoebe ay isang purple cloth dealer. At ang mga purple cloth dealer daw po, nung panahon na yon ay mayayaman. So nung nakatira po siya kay Phoebe, anong pinakain sa kanya? Siguro gourmet food, ano po? Saan siya natulog? Sa tolda ba? O sa isang malaking kwarto na malinis? May malambot na bed? Binigyan ba siya ng pera bago siya umalis? I assume yes. Ang sabi po ni Apostle Paul, marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Nung missionary po ako sa Macau, short-term mission work, binigyan po ako ng bed na napakatigas. Sumakit po ang likod ko. At yung tubig, konting-konti lang. Kailangan mabilis ka mag-shower. Kung hindi, wala ng tubig. Tsaka nawawalan sila ng mainit na tubig. Pero nung pagdating ko sa Taiwan, from Macau, I stopped over po sa Taiwan going to the Philippines. Merong isang kapatid, Taiwanese. Chinyekin po niya ako dun sa 5-star hotel. Sa kwarto ko, dalawang bed, dalawang king size na bed, dalawang TV, meron pang room service. Ang sabi ni Apostle Paul, natutunan ko
ang lahat ng ito. Marunong akong mamuhay sa hirap. Marunong akong mamuhay. Natutunan ko na ang lahat ng ito. I want you to notice po na ginamit niya yung word I. Ako. Hindi po niya ginamit yung word na we o yung word na kami. So ang ibig sabihin po niyan, ito po ay personal at private teaching po ng Holy Spirit sa kanya. Ito po ang private tutoring ng Holy Spirit sa buhay niya. Hindi po sama-sama sa isang classroom. Ang bawat isa po sa atin ay tinuturuan tayo ng Holy Spirit. Nasabi po ni Apostle Paul, I can do all things through Christ who is my strength. I can do all things, all, hirap po ginawa. Mamuhay sa hirap po sa ginawa. Through Christ who is my strength. At alam po natin, nung umuwi na sa Ama, ang ating Panginoon Jesus, isinugo niya ang Holy Spirit. Ang lakas po natin ay ang Holy Spirit. Kapag wala talaga, sino ang lakas natin? Ang Holy Spirit. Kung may sakit, sino ang lakas natin? Ang Holy Spirit. May sakit nga, pero may peace. Wala nga ang trabaho, pero may makain naman. Ano po ba talaga ang buhay ng Kristiyano? Sabi po ng kanta, ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Totoo po ba yan? Yes! Totoo po yan. Ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Ang buhay natin ito, in spite of the limitation po, the Lord will provide. Makikita natin ang kanyang pagmamalasakit. Makikita natin ang kanyang kagandaan loob, ang pagmamahal niya sa atin. At just as important po, dahil sa mga limitasyon na ito, magkakaroon po tayo ng kontento. We will be like the Lord Jesus. He is content in everything. Sa hirap o ginawa. Yan po ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Yan po ang layunin niya sa bawat isa atin na tayo ay maging kontento sa lahat ng sitwasyon sa buhay, sa hirap o ginawa. Ang prayer ko po, gaya ng sinabi ko kanina na sana i-apply natin ito sa buhay natin. Tanggapin po natin ang mga limitasyon. Maniwala po tayo that the Lord will provide. At pinaka-importante po na magkakaroon po tayo ng contentment. Magiging contento po tayo sa lahat ng sitwasyon. Amen.